ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. Mapalad ang mga hindi lumalakad sa payo ng masama, o tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, o umuupo man sa upuan ng mga manlilibak. Verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Datapot ang kanyang kagalakan ay nasa kautusan ng Panginoon, at ang kautusan niya ay pinagbubulay araw at gabi. Verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Ang sabi po ng verse 3, mga kapatid, siya ay katulad ng isang punong kahoy na inilagay o itinanim sa siping ng agos ng tubig na nagbubunga ng kanyang bunga sa kapanahunan. Ang kanyang dahon ay hindi malalanta, at anuman ang kanyang gagawin, ito ay giginhawa. Ang ating magsabing praise the Lord. Dagan po ng Panginoong Diyos ang pagpapala sa kanyang mga salita. Ayos kong mangaral sa inyo, mga kapatid, ng subject. Bigyan po natin ang title, Be Careful of Who You Listen To. Mag-ingat ka kung sino ang iyong pinakikinggan. Merong malaking impact o impluensya sa buhay natin ang mga napapakinggan natin. Sabi nga, mga kapatid, there are basic areas of influence. Ano yung mga basic areas of influence? Una dyan, yung ating nakikita. Yung mga napapanood natin, isa sa napakalaking influensya niyan. Kaya nga, ang isa sa paraan ng epektibong pagtuturo ay yung meron kang visual aid. Dahil ayon sa pag-aaral, merong tinatawag na 65% retention sa isipan ng tao yung kanyang nakikita. Ang ibig sabihin, sa lahat ng ating mga nakikita na mamasdan, 65% doon ang naiiwan sa ating isipan. Yung tinatawag nating retention. Isang uri ng tinatawag nating influensya. Kaya hindi ka takataka, sa lahat ng ating nakikita, napapanood, namamasdan, araw-araw, ito ay merong malaking impluensya sa buhay natin. At pangalawa, isa sa malaking impluensya sa buhay natin yung ating mga nakakasama. Yung ating mga nakakahalubilo. Kaya nga sabi, mga kapatid, kung sino yung ating mga kasama, isang araw, magiging katulad tayo nila. Kaya nga kung ang ating kasama, mga kapatid, ay hindi mabuting impluensya, isang araw, ma-impluensya tayo nila. Sabi nga natin, ang tunay na kaibigan, dadalhin ka sa kabutihan, hindi sa kapamakan. Kung ang kaibigan mo ay yayayain ka magbisyo, hindi tunay na kaibigan yan. Dahil alam natin yung bisyo at kalayawan, yan ay patungo sa tinatawag nating kapahamakan. In the long run or in the process of time, mapapahamak ang ating buhay, mapapahamak ang ating katawan, mapapahamak yung ating tinatawag na plano sa buhay natin kapag na-influensyan tayo ng maling impluensya o ng ating mga nakakasama. Next way of influence, yung ating mga nararamdaman. Yung ating mga pakiramdam sa buhay, malaki rin ang impluensya nito, yung ating feelings. Kaya pag yung feelings natin ay hindi natin in line sa salita ng Diyos, maaring mag-base tayo sa kung ano yung ating nararamdaman. Halimbawa, parang hindi ko nararamdaman ngayon na pumunta sa gawain na. Parang ako'y tinatamad. Pag ikay may impluensya niyan, na definitely hindi ka talaga makakapunta sa gawain. Ngunit, kapag ka ikaw, mga kapatid, ay yung iyong pakiramdam, nararamdaman mo, ay inlay mo sa salita ng Diyos. Kahit ang pakiramdam mo, parang ako'y tinatamad pumunta sa church. Pero sinasabi ng Biblia, huwag papabayaan ang pagkakatipon. Hindi ko hayaan ang pakiramdam na ito ay labagin kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen. And next, area of influence, itong ating mga napapakinggan. Kaya nga, there is a great influence or impact of who or what you listen to. Sino yung ating napapakinggan at o kaya ito yung ano ang ating napapakinggan? Sa panahon ito, mga kapatid, alam kong mag-agree tayong lahat, most ng ating napapakinggan ngayon ay mga negatibo.
ang pinaka-trending na usapan o pinag-usapan ngayon itong pandemic. Yan ang pinaka-trending. At dahil sa ating araw-araw na napapakinggan, alam niyo noong last 2 days ago, naitala yung pinaka-malaking kaso sa atin, nagkaroon tayo ng 79 positive dito sa Camarines Norte. Ngayon ding week, ay may nakapasok di umano na 5 beta variant at nagkaroon po ng pagbabago restriction sa mga borders. So yung mga napapakinggan natin, malaki yung epekto niyan kapag tayo mga kapatid ay hindi natin ilagay yung ating mga napapakinggan sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang ibig kong sabihin, kung yung ating mga napapakinggan, amen, ay maging dahilan upang tayo ay papanghinain, so definitely hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ang nais ng Diyos, yung ating mga mapapakinggan ay makapagbibigay sa atin ng kalakasan, makapagpapatibay ng ating pananampalataya. Kaya ang message po natin ngayon, mag-ingat tayo kung sino ang ating mga pinakikinggan. Alam mo yung ibig kong sabihin na pinakikinggan? Yung binibigyan po talaga natin ng pansin. Yung ating pinapahalagahan sa ating pandinig. Hindi natin sinasabi mga kapatid, huwag na natin intindihin yung mga negative na yan. Yung mga iba't ibang mga napapakinggan natin hindi magandang balita. Ang sinasabi natin mga kapatid, kung sino talaga yung ating pinakikinggan. Maaring mayroon tayo mga kapatid na sagap na mga negatibong balita. Pero masigit nating pakinggan ang salita ng ating Panginoon. Ang magagawa ng Diyos sa buhay natin. Mamaya mga kapatid, malalaman natin bakit kinakailangan natin i-consider na mabuti yung mga bagay na ating napapakinggan. Ang sabi ng James chapter 1 verse 19, wherefore my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, ang bawat tao ay maging maliksi, maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita at mabagal sa pagkagalit. Yung verse 20, ang kaluktong na talata niyan, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Everybody say amen. Amen. Yung ating pakikinig, sinasabi ng Biblia, sa puso ng Santiago ay nagbanggit sa atin, magmaliksi tayo sa ating pakikinig. Let us be critics in our listening. Yung sa ating pakikinig, mga kapatid. Dapat doon pa lang, meron talaga tayong tinatawag na pag-a-analyze sa lahat ng ating mga napapakinggan. Sapagkat hindi po lahat ng ating narinig ay totoo. Amen. Amen ba mga kapatid? Amen. Lalo ngayon sa influensya ng social media. Hindi natin alam minsan alin ba yung totoo, alin ba yung fake. Alin ba talaga yung tama? Ako, very vocal ako mga kapatid kahit po sa radio. Dahil ano ba talaga yung nangyayari? Meron ba talagang pinagtatakpan? Meron ba talagang mga anomalya? Minsan nalilito tayo mga kapatid sa kung ano yung mga bagay na ating napapakinggan. Kaya sabi ng Apostol Santiago, mag-ingat tayo ay maging maliksi sa ating pakikinig. Let us analyze everything we hear. Timbangin natin mga kapatid, sapagkat malaki ang impluensya ng mga bagay na ating maririnig o narinig sa paligid. Diba? Marami tayong makikita ang mga balita ngayon mga kapatid na para baga nagkakaroon ng tinatawag nating contrast o kaya argument mula doon sa ating sitwasyon ngayon. Tayo ay mag-iisip minsan mga kapatid. Bakit? Diba merong mga doktor, I think 4 yon. Ang sabi ng mga doktor na ito, useless itong antigen na ginagawa kasi hindi accurate. Ngayon, ang DOH nagpalabas ng advisory, fake news. Ako'y nag-iisip at nagtataka, ito bang 4 na doktor na ito? Isasalang-alang ba nila yung kanilang lisensya para lang expose yung ganong bagay? Sila ba ay gustong magpasikat lang? O sila talaga ay concerned? Minsan, pagkatingin natin, ano ba yung totoo?
tayo mga kapatid ay nagkakaroon ng pagkagulumihanan. Ano ba yung totoong nangyayari sa atin pong paligid? Totoo ba itong mga nangyayari? Totoo ba itong nagaganap? Pero mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, kung meron man tayong dapat na lubos na panghawakan, yun ay ang salita ng ating Panginoon. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay totoo. Kaya let us analyze everything we hear. Kaninong tinig ang iyong pinakinggan, mga kapatid? Yan yung question. There is four kinds of voices na umiiral sa ating panahon ito. Una, tinig ng iyong sarili. May mga tao na ang kanilang filosofiya ay kung ano yung gusto ko, kung ano yung decision ko, yun ang gagawin ko. Pinakikinggan lang yung tinig ng kanyang sarili. I remember yung sinabi ni Pastor Picard kagabi, yung guest namin sa The Pure Gospel. Sabi niya, madalas sa mga kapatiran na po-prostrate sa paglilingkod sa Panginoon, sapagkat ang ginagawa nila, yung gusto nilang gawin para sa Panginoon. Mali yun. Dapat ang gawin natin ay yung gusto ng Panginoon para sa atin. Amen. Iba yung gusto natin gawin para sa Panginoon kesa yung gusto ng Panginoon na gawin natin. Minsan kasi para bang ito yung gusto ko, Panginoon, para sa iyo. Eh, hindi pala yan yung gusto ng ating Panginoon. Let us discover what is the will of God in our lives upang lang sa ganun magamit natin kung ano yung purpose o yung pagkatawag ng Diyos sa atin. Ang gagawin natin kung ano ang gusto at kalooban ng Diyos na ipagawa sa atin. Everyone say praise the Lord. Praise the Lord. Tinig ng iyong sarili. Pangalawa, tinig ng mundo. Ang mundo natin, mga kapatid, ay merong sariling tinig. Meron siyang sariling boses. Merong ipinapa-adapt sa tao. Sabi nga mga kapatid, for every generation there is a fashion. Merong iba't ibang ipinapabatid sa atin ang bawat henerasyon. At sa mundo natin ito, mga kapatid, merong tinig na ipinaparinig sa atin. Pero mga kapatid, let us not be compromised of the voice of this world. Ang sabi ng Apostol Pablo sa atin, kaya nga mga kapatid kong minamahal, alang-alang sa mga kahabaga ng Diyos, inyong iharap ang inyong katawan bilang sanghaing buhay, banal at kayaaya na siya ninyong katampatang pagsamba. Paano daw natin iaahay yung ating katawan? Paano daw natin mga kapatid ipipresent sa Diyos ang ating katawan? Haing buhay, banal at kayaaya. Pero pag tayo ay nasa church, yung hain natin buhay. Yung ating pagpupuri dapat ay buhay sa Panginoon, mga kapatid. Yung ating pagsamba, buhay, mga kapatid. Sapagkat yan ay nais ng Diyos na i-present natin sa Kanya. Buhay na pagpupuri, ano pa? Banal at kaaya-aya. Na ito'y katampatang pagsamba natin sa Panginoon. Pagdating sa verse 2, Romans chapter 12 verse 2, at huwag kayong magsiayon sa takbo ng sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at lubos na kaya-aya at kalooban ng Diyos. Sa English, be not conformed unto this world. Pag sinabing conformed, huwag tayong mahulma ayon sa mundong ito. Huwag tayong mahulma kung ano ang nais ng mundong ito. Tayo mga kapatid ay hindi papayag makompromise kung ano ang pinoportray ng sanlibutan ito. Mananatili tayo mga kapatid sa pamumuhay na kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Kung yung iba ay ayaw mamuhay ng may kabanalan, bahala sila. Pero tayo mamumuhay ng may kabanalan. We will not compromise our faith. Hindi tayo ayon sa takbo ng sanlibutan ito. Alam natin mga kapatid, ang sinabi niya ni John the Beloved, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan at ang mga bagay na nasa sanlibutan. Sapagkat kung ang pag-ibig natin ay nasa sanlibutan, wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Ang nasa sanlibutan, nandun yung tinatawag nating lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Yan yung tatlo mga kapatid, why nakokompromise ang isang mananampalataya. Kapag pinakikigan natin ang tinig ng mundo, nandyan yung lust of the flesh. Gigisingin yung pita ng laman. Gigisingin yung pita ng mata at yung kapalaluan sa buhay. Pangatong tinig ng Diablo.
Pastor, narinig ba yung tinig ng Diablo? Maaring audibly, hindi mo mapakinggan. Hindi naman ang Diablo magtatawagin ka. Sabihin sa'yo, oy, gumising ka na. Ako si Satan. Wala naman ganon. Pero ang tinig ng Diablo, mga kapatid, ay umiiral. At merong mga tao, mga kapatid, na pinakikinggan ay ang tinig ng Diablo. So, paano paraan? Yung pagre-rebelde at pagsuway sa kalooban ng Diyos, yan ay nagbibigay daan sa tinig ng Diablo sa kanilang buhay. Alin ba, mga kapatid, ang sinabi ng 1 Peter chapter 5, verse 8, na sabi roon, kayo'y maging mapagbantay, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na Diablo, sino daw yung kalaban? Diablo ang kalaban, ha? Hindi yung ating kapwa. Kaya pag may umaway sa'yo, hindi siya yung kalaban mo, kundi yung spirito na pinakinggan niya sa loob niya. Yung tinig na nagudyok sa kanya. Inasangkapan siya. Ang sabi ng Biblia, ang inyong kalaban ng Diablo ay gumagala katulad ng liyong umuungal, di ba? Umahanap ng kanyang masisira or mabibiktima. Bakit ginamit na termino na liyong umuungal? Kasi wala siyang kakayang managat. Amen ba, mga kapatid? Amen. Hanggang ungal lang siya. Hanggang udyok lang siya. Hanggang bulong lang siya. Kaya kahit ano yung kanyang udyok sa'yo, kung iyong tatanggihan, hindi magtatagumpay ang tinig ng Diablo. Hanggang bulong lang yan, mga kapatid. Kaya minsan, kahit nasa, kahit nasa panahon ka na nagpupusigi, nagsisikap sa iyong pananampalataya, may bulong ang Diablo. May tinig ang Diablo. Minsan nga, mga kapatid, kahit sa church, nakikinig ka ng preaching, bubulungan ka. Hindi ko naman sinasabi yung katabi mo, ha? May mga sigang bulong dyan, eh. Bubulungan ka, mga kapatid. O, yung labahan mo, ang dami. Uy, may lakad ka pa mamaya. Sinyasan mo na si pastor, dali na mag-preach. Ayun, minsan dahil ilistra ka, bubulungan ka, mga kapatid, na aalisin yung focus mo. Now, pang-apat na tinig, tinig ng Diyos. Kaninong tinig ang pinakikinggan mo? Tinig ng iyong sarili, tinig ng mundo, tinig ng Diablo, o tinig ng Diyos? That is a big question mark, mga kapatid. Sapagkat malaki ang kinalaman at impluensya ng ating pinakikinggan. That's why the Bible says, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. Sabi po ng Psalms 1 verse 1. Mapalad ka pagka ikaw ay hindi lumalakad na impluensyan ng payo ng masama, at hindi tumatayo sa daan ng mga makasalanan o umupuman sa upuan ng manlilibak. Ibig sabihin, hindi ka na-impluensya ng kanilang tinig. Mapalad ka. Praise God. Kaya ikaw na nandito ngayon, puri ng Diyos. Dahil kung malintinig ang iyong napakinggan, wala ka ngayon dito sa gawain. Kung yung tinig na napakinggan mo kanya, may problema, ayusin mo muna to. Huwag kang pumunta sa church, ayusin mo muna to. Meron ka lakad, huwag ka muna pumunta doon. Pagpaliban mo muna, meron pa naman susunod na linggo. Kung pinakinggan mo yung tinig ngayon, definitely wala ka ngayon dito. Pero salamat sa Panginoon sapagkat pinakinggan mo ang tinig ng Diyos, kaya nandito ka. Magkakasama tayo, nagpupuri at sumasamba sa ating Panginoon. Now, mag-ingat tayo kung sino ang ating pinakinggan sapagkat ang pakikinig sa maling tinig ay maghatid sa atin sa distraction or kapahamakan. Listening to the wrong voice will lead us to distraction. Alam natin to, ito yung classic example. Si Adan at si Eva. Dahil sa pakikinig sa maling tinig, kaya lahat ng tinatawag nating hindi magagandang
kaganapan sa ating buhay ay bunga na at resulta ng hindi pagsunod sa tinig ng Diyos. Yan yung root cause. Bakit tayo mga kapatid nagsasuffer ng ganito? Sa katunayan, nung nilikha ng Diyos ang unang nilalang, ang ganda ng plano. Saan inilagay ng Diyos itong si Adan at si Eva? Anong lugar kung tawagin mga kapatid sa Biblia? Sa halamanan ng Eden. Lugar na yun mga kapatid ay well provided ng Panginoon ng kanilang pagkain. Nandun na lahat. Kukunin na lang nila. Ang ganda mga kapatid ng iprinipare ng Diyos. Pero ang nakakalungkot, sa halip na pakinggan ang tinig ng Diyos, ang sabi ng Panginoon Diyos sa kanila, lahat ng bunga ng punong kahoy dito sa halamanan ng Eden, pwede niyong kainin. Anong ibig sabihin ng Panginoon sa termino natin? Eat all you can. Sabi mga kapatid, ang totoong eat all you can. But the question is, can you eat all? Ito yung king mga kapatid. Kainin nyo, pwede nyo kainin. Pero, huwag nyo nang papakialaman, huwag nyo nang kakainin yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Marami naman pwedeng kainin. Ang problema, yung ipinagbawal pa ng Diyos, yun pa yung kinain. Anong ibig sabihin? Mas pinakinggan niya yung tinig ng Diablo kaysa sa tinig ng Diyos. Sa Genesis chapter 3, mababasa natin yung progressive step na ginawa ng ahas upang i-deceive ang babae. Nakipag-conversation. Kaya nga mga kapatid, huwag natin bibigyan ng puwang ang Diablo. Pag alam natin at na-recognize natin, hindi ito yung kalooban ng Diyos, tigilan mo na. Pag alam mong hindi kalooban ng Diyos yan, tigilan mo na. Huwag mong ipagpilitan mga kapatid at lalong huwag mong entertain. Sapagkat hindi ka bibiruin ng Diablo, tutuluyan ka niya. Don't entertain, mga kapatid, ang voice of devil. It will lead you to destruction. Ano sabi mga kapatid ng ahas? Sinabi ba talaga ng Diyos, huwag kayong kakain ng bunga ng halamanan o kahit anumang bunga sa halamanan ng Eden? Ang sagot ng babae, ay malaya kami makakain ng gusto namin kainin. Pero wag lang yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ni wag naming hihipuin, baka kami ay mamatay. Sige po, dahil sa in-entertain niya, yung tinig na mali, nagkaroon siya ng pag-aalinlangan, pagdududa sa salita ng ating Panginoon. Gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, dapat tayong lahat naglalaan talaga ng oras na magbasa at mag-aral ng salita ng Panginoon. Yung doktrinang ating tinanggap, dapat kaya nating explain, kaya nating i-share. Sapagkat pag hindi natin ginagawa yon, kapag tayo mga kapatid ay nakipag-usap sa ibang may pananampalataya at hindi mo kayang i-depensa, ipaliwanag yung aral na yung tinanggap, magkakaroon ka ng pagdududa at pag-aalinlangan. Sapagkat iisipin mo mga kapatid, mukhang tama itong kausap ko. Mukhang mali yung aking napuntahan. Sapagkat ikaw mga kapatid ay hindi nag-aral kung ano yung tinanggap mo. Dapat meron tayong confidence na kapag ikaw ay may kausap, totoo ba? Pag tinanong ka, totoo ba na ang bautis mo dapat sa pangalan ni Yesu Cristo? Dapat full confidence. Yes, totoo po. Paano mo nasabi? Kasi sinabi daw po ni Pastor. Dapat may patunay ka mga kapatid. Hindi yung dahil napakinggan mo lang, ikaw mismo mga kapatid yung pinangawakan. Kasi tingnan niyo po, nung kwinestyo na ng Diablo o ng ahas, yung authority ng Word of God, kinikwestiyon niya, totoo bang sinabi ng Diyos? He is questioning the authority of God's Word. Nung kwinestyon mga kapatid, dahil mahina ang pundasyon itong babae, nag-alilangan. Sabi niya, instead na sinabi niya, mamamatay kami pagka aming kinain. Ang kanyang sinabi, baka kami mamatay. Nag-alilangan. Bakit mga kapatid? Pinakinggan niya yung maling tinig. Ang sabi ng unang Timoteo 4:1, at mga kikinig sa mga espiritong mapangikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa unang statement niya, sinasabi ng espiritu sa huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya
at mga kikinig sa mga espiritong mapangikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Kaya sa uling mga araw, marami ang tatalikod, pero marami namang iniligtas ang ating Panginoon. Huwag tayong kabilang doon sa ilan na tatalikod sa pananampalataya. Upang tayo hindi tumalikod sa pananampalataya, kinakailangan nating panghawakan mabuti, pag-aralan mga kapatid, malin, yakapin yung aral na ating inanggap, tindigan natin ang mabuti, pinanupanan sa ganun, meron tayong buong confidence, buong tiwala sa kung ano yung ating tinanggap na mula sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Alam niyo ba, kapag tayo nakinig sa malintinig, maadlangan yan yung pangako at pagpapala ng Diyos. Lahat ang gusto pagpalain, magsabing amen. Amen. Para mahina. Dapat may confidence. Lahat ang gusto pagpalain, magsabing amen. Amen. Now, isang malaking problema, nahadangan yung pagpapala at pangako ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya dahil may mga pagkakataon na pinakikinggan yung malintinig. Isa sa classic example itong spiya, yung 12 spies. Bago sinugo ni Moises itong 12 spiya, bakit 12 spies? Dahil bawat isang lipi, isang spiya. Sa 12 tribes of Israel, may tagig isang spy na pinadala doon sa lupang pangako, which is yung Kanaan. Ito po yung senaryo. Nakita na nila yung Kanaan. Pero ang sabi ni Moises, bago tayo pumunta roon, magpapadala muna tayo ng tiktik ng mga spiya. Tiktikan nyo yung lugar, mag-spy kayo roon, tingnan nyo kung sino mga nakatira doon, ano yung kanilang ginagawa, para ma-check natin. Para yung ating susunod na hakbang kung ano yung ating gagawin. Pumunta muna kayo roon. Nagpadala ng 12 spies. And sad to say, sa 12 spies na yon, nung bumalik, 10 ang nag-report ng negative, 2 lang ang positive. At ito yung irony. Pag binasa niyo yung Biblia, mga kapatid, yung 10 na nag-report ng negative, sila yung may dala ng confirmation ng salita ng Diyos. Di ba ang sabi ng Panginoon, yung ibibigay ko sa inyong lupa ay binubukalan ng pulot at gatas. Ibig sabihin, fertile, productive na lupain. Kinonfirm ba yan? Yes. Yung 10 spy, sila yung unang bumalik. At nung sila yung bumalik, meron silang dala-dala na isang tiklis ng ubas. Di ba yung ubas dapat ganyan lang hawak mo? Kaya-kaya hawakan ng isang kamay. Pero nung bumalik itong 10 spiya, yung 2 roon, dala-dala nila, binubuligan yung isang tiklis na ubas. Ibig sabihin, mga kapatid, ang lalaki ng ubas doon. Baka kasing laki ng pakwan. Kailangan naman 2 tao binubuligan, kakaperanggot. Pagtatawa ka lang, grabe naman ito, katatamad naman ito. Kalitik, binubuligan pa ng 2. Ang logic, kaya nila tinutuwangan dahil ang lalaki ng bunga. Sabi ko nga, baka kasing laki ng mga pakwan. Sabi pa ni Pastor Art, ubas. Sobrang laki. Dala-dala na yung confirmation. Pero ang problema ito, watch out. Minsan nagpo-fall na ganyan ang ating mga mananampalatayan. Minsan napatunayan mo na ang kapangyarihan ng Diyos, nagdududa ka pa rin. Naranasan mo na kung paano ang Diyos nag-provide. Naranasan mo na kung paano ang Diyos nagpagaling. Pero may mga pagkakataon, nag-aalinlangan ka pa rin. Itong 10 espiya nung bumalik, dala-dala nila yung patotoo. They have the testimony. Totoo ang salita at pangako ng Diyos. Na yung lugar na yun ay productive. Pero ang sinabi nila, Moises, nandito na kami. Totoo nga ang sinabi ng Diyos. Napakagandang lupain. Ito yung bunga. Pero may problema. Ito ngayon. Anong sabi ng spiyang ito? Itong 10 spy. May problema. Anong problema? Yung mga nakatira doon ay mga higante. At tayo, take note, tayo sa kanilang paningin ay katulad lang ng mga grasshoppers, ng mga tipaklo. Anong klase ang sumbong nila? Exaggerated. Bakit po?
Sapagkat, paano nila nasabi na ang tingin ng mga taga-kananay, ng mga taga-kanaan sa kanila ay katulad lang ng tipaklong? Paano nila nasabi yun? Nakausap ba nila yon? Dinigrate nila yung sarili nila. Ang tinignan nila, yung mga malalaking tao na nandoon sa kanaan, kaya lumiit ang kanilang pananaw sa kanilang buhay. Gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, maaring may mga higante sa buhay natin, mga malalaking pagsubok na ating kinakaharap. Kung tayo ay magbabase sa ating abilidad, manliliit talaga tayo, sasabihin natin, hindi natin kaya ang malalaking problema ito. Ngunit pagtitingnan natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran, hallelujah, yung mga problema yan, maliit lang yan, kumpara sa malaking Diyos na ating pinaglilingkuran. God is bigger than your problems. Mas malaki ang Diyos. Ang problema mga kapatid, ang nakita nila, yung kanilang problema doon sa Kanaan, yung mga malaking tao at sila ay dinigrade nila yung sarili nila, hindi tayo makakapasok doon, tayo ay katulad lang ng tipaklong sa kanilang paningin. At ito pa yung report, ang mga naninirahan doon ay kinakain. Cannibal pala yun. Tinago talaga yung tao. Kaya tingnan nyo ha, ang nangyari, nung nireport nila yun, naapektuhan ang buong Israel. Kaya nga sabi po natin mga kapatid, sa panahong ito, dapat yung mga mananampalataya ang magsisilbing panimbang sa mundong ito. Ang daigdig natin, pinipig tayo ng takot, ng pangamba, ng pag-aalinlangan, na pagka ikaw ay inubulang, pagsilipon, pagka ikaw ay nilagnat, COVID agad. Pero mga kapatid, ang mga mananampalataya, dapat tayo po ay magsasalita, mga kapatid, na ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos pa rin sa ating panahon ito. Hindi na nangayag, mga kapatid, ang dakilang pagkilos ng Diyos at ang pagpapagaling. Pero nga mga kapatid, ni isang biruan o sa media, sabi ng doktor, o na paano po kayo? Dog, medyo nahihilo lang po ako. Ay doktor, may PhilHealth ka ba? Meron po, COVID yan. Ay, hindi po pala updated ang COVID ko. Ah, ano lang yan? Kulang ka lang sa tulog. Mga kapatid, ano? Biro-biro ang mga kapatid. Pero, mukhang may katotohanan. It's time for the church to stand, mga kapatid. Kinakailangan magturo tayo na i-feed natin yung tao sa positibong bagay. Noon nga, mga kapatid, mas malala pa yung ating mga nararamdaman. Pero may Diyos na nagpapagaling sa atin. Amen. Amen. Kapag i-highlight natin yung problemang itong naranasan natin, pag i-highlight natin yung pandemic, araw-araw nandun yung report, yung bilang ng mga namamatay, yung bilang ng mga infected, yung ating pakiramdam na liliit, natatakot tayo, na pagka meron tayong nararamdaman, ang isip natin mga kapatid, ano kaya itong nararamdaman? Sapagkat tayo ngayon ay naliliit dahil sa iganting ating naranasan na umiilan sa paligid na ito. Ngunit gusto kong sabihin sa inyo, meron tayong Diyos na pinaglilingkuran. Malaking Diyos, mga kapatid. Alin po mga kapatid, kung meron pong physical virus na lumalaganap sa panahong ito, mas matindi yung spiritual virus na nangyayari. Unknowingly, yes. Pinapatay ng takot yung pananampalataya ng tao. Kaya mga kapatid, narinito ang salita ng ating Panginoon. Bibigyan natin ng pag-asa. Bibigyan natin ng kalakasan ng bawat isa na magtiwala sa ating Panginoon, sapagkat ang lahat ng sumasampalataya at nagtitiwala sa Panginoon ay hindi mapapahiya, mga kapatid. Hallelujah! Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan. Out of 12 spies, 10 ang nag-report ng negative. Nanghina ang kalooban ng Israel at nagpasimulang sisihin si Moises. Pero here comes, nung dumating si Joshua at si Caleb, ang sabi niya, Moses, akyatin na natin. Punta na natin yung Kanaan. Yes, yes, yes. Sapagkat tinapay lang sila sa atin. Amen.
Gusto ko pong makita, mga kapatid, ang Lawood Church ay maging katulad ni Joshua at ni Caleb. Ako personally, ayoko mabaon, mga kapatid, magtago sa takot. Tayo, mga kapatid, ay lalabas. Tayo ay tatayo sa ating pananampalataya. At sasabihin natin, mga kapatid, kung gaano kalaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sa panahon ito, kinakailangan lumabas si Joshua at Caleb. Kinakailangan lumabas si David, mga kapatid, na harap kay Goliath. Sampu yung nag-report na negative. Dalawa, mga kapatid, yung positive. Ano ang epekto nun ay dulot? Iyan po ha. Listening to the wrong voice hinders you from obtaining God's promise and blessing. Papalong lahat naman. Sabi ni Evangelist Lorena, kanyang kinumpute ang Israel na lumabas sa Egypto, nag-average ng 2.4 million. Nakatao. Ang nakakalungkot, yung mga original na lumabas mula doon sa Ehipto, yung pinakain ng Diyos ng mana, nung pinainom ng tubig, sa loob ng 40 years, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Nang sabi ng Biblia, hindi nagluma yung alilang kasuotan, hindi nagluma yung alilang mga pansaping sa paa, panyapa. Sa loob ng 40 years, naranasan nila ang provision ng Diyos. Pero mga kapatid, dahil sa report ng 10 espiya, sa isang iglap, nakalimutan nila kung gaano kadakila ang Diyos na kanila pinaglilingkuran. Nakalimutan nila, mga kapatid, kung paano sila pinakain ng Diyos. Ang sabi ng Bible, dahil na impluensya ng negative report, itong bayan ng Israel, hindi nila nakamtan yung pangako. Yung original, yung mga pioneer na lumabas sa Ehipto, sino lang nakapasok? Dalawa lang. Si Joshua at si Caleb. Plus, yung next generation. 19 years old pababa. Pero yung 20 years old pataas, yung mga original na lumabas ay ito, walang nakapasok doon, liban kay Joshua at ni Caleb. Ano ang application sa ating panahon ito? Pag pinakinggan natin yung maling tinig, ito ay magiging dahilan na hindi natin makamtan ang pangako at pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Amen. Gusto ko, mga kapatid, hallelujah, sa panahon ito, ating makamtan kung ano ang pinangako ng Diyos atin at kung ano yung pagpapala, mga kapatid, na hindi niya. At yan ay ating makakamtan kapag tayo ay palagi, mga kapatid, at nakatuon sa kung ano ang kanyang kalooban, pinakikinggan natin ang kanyang tinig at hindi tayo nagpapa-influensya sa maling tinig. Amen. Everyone say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, dito po sa anong to, sa statistic, hindi po lahat ng majority, pag sinabing majority, hindi mo masasabi, will ng Panginoon. Yung 10 majority, yung 2 minority lang. Pero ang problema, mga kapatid, yung 10 negative ang kanilang report. Na-influensyaan sila. Ito pa, mga kapatid. Ito yung sa 2 Kings chapter 7, ito yung kwento doon sa Samaria na kinugkog ng Syria. Diba? Atin na pong natalaka yan. Sila talaga, mga kapatid, ni-lockdown o naka-lockdown sapagkat hindi binubuksan yung gate sapagkat pinaikutan sila ng mga sundalo ng Syria. Sa ganung pangyayari, sila ay nagutom, nagkaroon ng matinding kahirapan sa loob ng Samaria. At merong apat na may ketong nag-usap-usap. Alam natin kwento, mga kapatid, na sila ginamit ng Panginoon para ma-fulfill yung prophecy ng propeta ng Diyos. Nagsabi ng propeta ng Diyos, bukas sa ganitong oras, mabibili ang sibada sa murang halaga. Yung kapitan nagsabi sa kanya, mangyayari lang yan kung buksan yung durungawan ng langit. Anong ibig sabihin? Negatibo. Duda. Itong kapitan. Alin po, pagka ikaw minsan nagdududa, pag nagduda ka, makikita mo lang yan eh. Nangyayari sa iba, pero hindi mo maranasan at hindi mo matikman. Ano sabi ng propeta ng Diyos sa kanya? Dahil nagduda, sabi niya, uy, kung buksan ng Panginoon yung langit, mangyayari sa sasabihin mo. Pero sabi ng propeta ng Diyos, bukas, makikita mo, pero hindi mo matitikman.
Gusto ba natin, mga kapatid, makikita natin yung blessing ng Diyos, pero hindi natin matitikman, hindi natin maranasan. Ang gusto natin maranasan ng pagpapala, biyaya ng Panginoon. Amen. Kaya hindi dapat tayo magduda at mag-alinlangan. Nangyari ba yan? Yes. Nung nag-report ay may mga kaitong sabi, o nandoon ang mga pagkain. Nagkagulo yung mga tao, naglabasan doon sa kanilang lugar, sa Samaria. At yung kapitan na nasa gate, sa sobrang gutom ng tao, nagmadaling sila, nag-stampede, natumba yung gate, yung pintuan, nabagsakan yung kapitan. Napakapaka ng mga tao, nakikita niya, andun yung sibada. Pero hindi niya namatikman sapagkat naapakan siya hanggang mamatay. Bakit po? Siya ay nakinig. Sa maling tinig. Anong tinig? Tinig ng kanyang sarili. Sinasabi niya, hindi mangyari yan. Kinakailangan ng himala para mangyari yan. Kinakailangan ng pagkilos ng pag. Kinakailangan mabuksan yung durungawan ng langit. Gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, pagkasama mo ang Panginoon, walang mahirap na bagay. Yung imposible ay nagiging posible, mga kapatid. Yung hindi natin kaya gawin, amen, ay magagawa ng Diyos na ating pinagtitiwalaan, ating sinasampalatayanan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Sabi nga, the difference between negative thinker and the positive thinker, a negative thinker sees difficulty in every opportunity, but a positive thinker sees opportunity in every difficulty. Now, listening to the wrong voice hinders your praise and thanksgiving to God. Pag pinakinggan mo yung maling tinig, mahadangan ka sa pagpupuri mo at pagpapasalamat sa Diyos. Amen ba, mga kapatid? Amen. Anong sample nito? Ito kayo. Ito yung tinig ng asawa niya. Ano ang sabi ng asawa niya matapos siyang subukin? Namatay yung mga anak nila, namatay yung kanyang mga alagang hayop, at ito ngayon si Job, merong sakit, bukol na nagnanaknak mula ulo hanggang talampakan. Sa sobrang hirap na kanyang pagdaanan, pati yung kalooban na kanyang asawa, hirap-hirap na rin, nagsalita na siya ngayon. Ang sabi ng kanyang asawa, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. Labi yung tinig, ano? Yun yung tinig ng kanyang asawa. Ibig sabihin, sa lahat ng pagsubok na dinanas ni Job, si Job ay patuloy pa rin nagtatapat. He remains faithful in the Lord. Kaya ang tinig ng kanyang asawa, oh, magtatapat ka pa ba sa Diyos mo? Itakwil mo na siya at mamatay ka na. Pero alam natin ang sagot ni Job. Ikaw ay nagsasalita na katulad ng hangal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa Diyos at hindi na ng masama? Sabi ng Biblia, sa gayong pananalita ay hindi nagkasala si Job. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Kaya nung namatay yung mga anak niya, bagamat siya ay nasaktan at ang sabi niya, hubad akong sinilang, hubad akong babalik. Pero hindi niya tinapos doon ang kanyang statement. Ang sinabi niya, hubad akong sinilang, hubad akong babalik, purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi niya pinakinggan ng mga negatibong bagay sa kanyang paligid. He continued to praise the Lord. He continued to give thanks to God. At yun po ang kinakailangan natin, mga kapatid. Paano natin magagawa yan? Huwag natin papakinggan yung maling tinig. Kung ang tinig ng sitwasyon ng buhay natin para magandang dinilitahan tayo sapagkat may mga problema, may mga pagsubok, may kawalan, may karamdaman, may kahirapan. Ngunit, mga kapatid, ang papakinggan natin ay ang tinig ng Diyos. Ang kanyang salita na nagsasabi, let everything that hath breath praise the Lord! Praise the Lord! Patuloy pa rin tayong magpupuri. Patuloy pa rin tayong sasamba sa Kanya. Because the Lord is worthy to be praised. The Lord is worthy of our worship. At natin magsabing thank you, Jesus. Jesus. Yung kwento po kay Bartimeo. Isang halimbawa na kapag tayo nakinig sa maling tinig, maandangan ito yung ating pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Nung dumaan ang Panginoon
sa lugar na kung saan nandoon si Bartimeos. Ang sabi ng Biblia, ang paglalarawan kay Bartimeos ay blind Bartimeos. Sat by the highway begging. Kapintasan at kalagayan nakapagitna sa kanyang pangalan. Ibig sabihin mga kapatid, nauna yung hindi magandang sitwasyon sa buhay nitong si Bartimeos. Ang na-highlight, yung kanyang kapintasan, yung kanyang kapansanan, yung kanyang kalagayan. Ang pinaka-trademark sa kanya, blind, bulag na Bartimeo. Yun yung kanyang kalagayan. Napakinggan niya na si Jesus. Dumadaan mga kapatid, nagpasimula sa sumigaw, Jesus, anak ni David, tawaan mo ako, mabag ka sa akin. Sumigaw siya mga kapatid. Sa kanyang pagsigaw, meron nang sabi sa kanya, tumahimik ka, tumigil ka ang ingay mo. Yun yung tinig sa kanyang paligid. Ang ingay mo naman. Sumisigaw siya. Paano hindi siya sisigaw? Hindi niya alam kung nasa saan direksyon nandun ang Panginoon. Bulag siya. Dalawa lang ang asset niya nun. Ano po yun? Yung kanyang bibig at yung kanyang pakinig. Sumigaw siya. Pero marami ang sabi sa kanya, tumigil ka na. Pero ito po'y maganda. Hindi niya pinakinggan yung tinig ng mga nagsasabing tumigil na. Anong ginawa niya? Mas lalo pa niyang nilaksan ang kanyang tinig. Mas lalo pa niyang nilaksan ang kanyang sigaw. What's the point, mga kapatid? The world is not comfortable by your praise. Don't let them hinder your praise to God. Maari yung ating paligid ay hindi komportable sa yung pagpupuri na ginagawa sa Panginoon. Hindi sila komportable sa kanilang napapakinggang ingay sa mga pag-worship na ginagawa natin sa mga pagpupuri, mga awitan. Pero mga kapatid, huwag mong hayaan na madlangan nila ang iyong pagpupuri sa ating Panginoon. Katulad ni Bartimeos, sinabihan siyang tumigil na. Minsan, indirectly, yung problema mo, sinasabihan ka lang tumigil ka na. Yung sitwasyon mo sa buhay, nagsasabi, tumigil ka na, wala ka nang papala dyan. Yung nararamdaman mo, nagsasabi, tumigil ka na. Pero mga kapatid, katulad ni Bartimeo, kung may mga ganyang pagkakataon sitwasyon sa buhay natin, salim na tayo mga kapatid, ay panghinaan ng loob. Lalo pa natin laksan ang ating tiniga. Ipagsigawan natin sa ating Panginoon, amen, na tayo mga kapatid, magpuri sa Kanya. Bigyan natin ang pasasalamat, sambahin pa rin ang Panginoon despite, amen, sa mga bagay na naranasan natin sa mundo ito. Alatin magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Praise is not based on your circumstances, but it is based of who God is and what He has done. Yan po yung importante yung dapat nating maintindihan. Hindi nakabase ang ating pagpupuri kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Yes, may problema ka. Yes, nasa kahinaan ka. Yes, may kapintasan ka. Yes, may failure ka. Pero hindi yan nakabase yung pagpupuri mo dapat. Amen ba? Amen. Kasi pag doon nakabase ang pagpupuri mo, ang pagpupuri mo mahina. Kahit yung palakpak mo, pag may dumaan na lamok, hindi mamamatay. Bakit? Kasi lupay-pay ka, lupay-pay yung palakpak. Nasa kailangan, may, nandun yung iba't ibang mga naranasan mga kapatid, hindi komportable. Pero tandaan mo, yung pagpupuri sa Panginoon, hindi nakabase kung ano yung kalagayan mo ngayon. Kundi ito'y nakabase kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang ginawa. Kapag naintindihan mo mga kapatid, at kilala mo kung sino ang iyong pinupuri, kung sino ang iyong sinasamba, walang dahilan mga kapatid na hindi mo maibigay yung best worship mo, yung best praise mo sa ating Panginoon. Ipagsisigawan mo talaga sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na patuloy na gumagawa sa buhay natin. Siya ay great provider, siya ay great physician, siya ay Diyos mga kapatid na kumakatagpo ng anumang pangangailangan kalagayan natin sa buhay.
Meaning to say, mga kapatid, walang daylan na hindi natin purihin ang Diyos. Walang daylan na hindi natin siya sambahin. Kaya dapat natin ibigay ang pinakamainam natin pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Amen. Amen. We give our best praise and worship to God, even though there are critics, because they don't know what we've been through and they don't know what we've experienced. Meron tayong mga patutuo. Minsan para sa kanila corny yung ating ginagawa. Sapagkat hindi nila naranasan yung naranasan natin. Amen? Opo sila Sister Cordilin. Naranasan nila kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ng kanyang anak. Kaya kahit umiyak sila na nagpupuri sa Panginoon, sila man ay kantsawan ng paligid. Sasabihin nila, mga kapatid, hindi nyo naranasan yung naranasan kong kabutihan ng Panginoon. I don't care ano man ang isipin nyo, pero naranasan namin ang mabuti ang Diyos sa amin. Ilang beses ka lang iniligtas ng Diyos sa kapatakan. Ilang beses na tayo, mga kapatid, pinubay ng Diyos sa ating pangangailangan. May mga panahon, mga kapatid, gulo-gulo tayo, nahirapan tayo kung anong gagawin, but suddenly, ang Diyos ay nariyan. Amen. Kaya hindi po talaga mapipigilan ang mga mananampalataya na magpuri, umiyak, mga kapatid, sa Panginoon sapagkat may mga karanasan yan na hindi mo naranasan. Yes, amen. Bawat isa sa atin may mga patutuo sa mga kabutihang ginawa ng ating Panginoon sa buhay natin. Kaya yung ating pagpupuri ay hindi maatlangan ng tinig ng sanlibutan ito o ng tinig ng kung sino man. May ibibigay natin ang ating buong pagpupuri sa Panginoon sapagkat alam natin sa loob natin na Diyos ay kumilo sa buhay. Jesus' attention was put. Dahil hindi tumigil ng pagsigaw itong si Bartimeo, tumigil ang ating Panginoon. Gusto ko kayong tanungin, sa inyo bang pagpupuri ginawa kanina, do you think nakuha mo ang atensyon ng Panginoon? Sa iyong pagsamba, do you think nakuha mo ang atensyon ng Panginoon? After this message, meron tayong altar calling. Ang gusto kong ilagay mo sa iyong isipan, kapatid, yung pagpupuri, pagsambang gagawin mo, dapat makuha mo ang atensyon ng Panginoon. Amen. Kunin mo atensyon. Anong pagpupuri ba? Anong pagsamba? Ang dapat mong ibigay sa Kanya. Pagsamba lang ba, mga kapatid, na galing sa ating bibig? Dapat yung pagsamba, mga kapatid, galing sa ating puso. We need to call the attention of the Lord. Ang sabi, mga kapatid, ng Biblia, and Jesus stood still and commanded him to be called. Tumayo siya. Tawagin niyo siya, sabi sa mga alagad. Papuntay niyo rito yung nagsisigaw na yan. Be of good comfort, rise, he called me. Pinuntayan siya ng mga alagad at sabi kay Bartimeo, o ikaw ay ano, magpakalakas ka, tinatawag ka niya. Tumayo ka dyan, tinatawag ka. Bakit po, mga kapatid, na-caught yung attention ng Panginoon? Ito po yung maganda. And he, referring to Bartimeos, casting away his garment. Ibig sabihin, breakthrough na. Dahil nakuha niya attention ng Panginoon, naramdaman niya, andyan ang Panginoon, tinanggal niya na ngayon yung kapintasan niya, yung kabigatan na meron siya, sapagkat andyan ang presensya ng Panginoon. Gusto ko sabihin sa inyo, pag nandyan ang presensya ng Panginoon, yung parabagang kabigatan talagpong sa ating mga buhay, mga kapatid, tatanggalin niya. Casting away his garment, rose and came to Jesus. Bumangon siya at pumunta kay Jesus. And Jesus answered and said unto him, what wilt thou I should do unto thee? Ano ang ibig mo? Ano ang gusto mo na gawin ko sa'yo? Hintin ba natin, mga kapatid? What a good question! Ito po yung point, mga kapatid. Ito yung lesson dyan. Kung ating makuha ang atensyon ng ating Panginoon, the same question ay tatanong din ng Panginoon sa'yo. Kapag ka ang iyong pagpupuri, pagsamba mo sa Kanya, amen, nakuha mo sa atensyon niya, tatanungin ka niya, anak, ano ang gusto mong ibigay ko sa'yo? Amen, mga kapatid. Ano ang ibig mo? Ano yung naging susi?
dahil nakuha ni Bartimeo ang atensyon ng Panginoon. Kaya sabi ko mga kapatid, sa araw na ito, sa, bago tayo magtapos, bago tayo uuwi sa ating altar calling, kukunin natin ang atensyon ng Panginoon. Huwag natin intindihin yung ating katabi. Huwag tayo mahiya mga kapatid sa pagpupuri. Sa pagpupuri sa Panginoon, walang OA dyan mga kapatid. Sa pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoon, hallelujah, ibibigay natin yung ating makakaya, yung ating pagpupuri, unit na tayo ikaw lang ang pwede gumawa. Our goal is to get or caught the attention of our Lord Jesus Christ. Because we have a need. We have a desire. Meron tayong hangarin. Meron tayong pangangailangan. Ano po ang sabi ni Bartimeo? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. Hindi hiningi, Panginoon, gusto ko ng pera, palipos naman. Hindi yung pera ang kailangan niya. Ang kailangan niya, yung higit sa pera. Ang kailangan niya, yung magkaroon siya ng paningin. Kailangan niya ng enlightenment. Kailangan niya mga kapatid ng mata. Kailangan niya ng guide mula sa ating Panginoon. The same scenario mga kapatid, kung ano yung ating ibig, ay ating makakamtan. And Jesus said unto him, go thy way, thy faith hath made thee whole. Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Hindi pinag-pray ng Panginoon, ha? Hindi niya sinabi, oh, sipunta ka rito, Bartimeo, ililayans kita pag-pray kita. No! Sapagkat nakuha niya ang atensyon ng Panginoon, immediately sabi ng Panginoon, pumayo ka! Ayon sa pananampalataya mo, ikaw ay magaling na. Ano yung pananampalataya meron siya? Hindi siya pumayag at hindi siya naglangan ng tinig sa kanyang paligid na patuloy ng purihin ang ating Panginoon. Despite na siya'y pinagbawalan, sinabi, huwag ka ng maingay, siya ay lalong sumigaw pa, mga kapatid. Yung pananampalatayan nun, yun ang nakita ng Panginoon. Bakit sa tumigil? At sinabi ng Panginoon sa kanya, ang pananampalataya mo ay nagpagaling sa'yo. And immediately, hallelujah, he received his sight and followed Jesus in the way. Nung araw na yon, kaagad-agad tinanggap niya ang kanyang paningin. Meron tayong pangangailangan, maaaring pangangailangan mo immediate ngayon. Gusto kong masabihin sa iyo mga kapatid, kunin mo ang atensyon ng Panginoon. Kunin mo ang atensyon ng Panginoon. Dahil yung immediate need mo, God has also an immediate answer. Yes, amen. But it will be based according to your faith. Lesson to remember. When we refuse to listen to the wrong voice, we are blessed. Amen. When our delight is in the Lord and in His word, we can always arise. Diba sabi doon, He is like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth fruit in season, and his leaf shall not wither, and whatsoever he do shall prosper. We can always arise, mga kapatid. Palagi po tayo mga kapatid makakabangon. When we refuse to listen to the wrong voice, Jesus hear and answer our prayers. Purihin ang ating Panginoon. Today, like Bartimaeus, we will raise the volume of our shout of praise and worship to God, then expect and receive the immediate answer from the Lord Jesus Christ. Tumayo tayong lahat mga kapatid. Thank you, Lord Jesus.